Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang Salita ng Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung Panginoon dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibut ay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay, ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sabi niyo, late ka naman Father, December 30 na. Pero mga kapatid, alam niyo po ba na ang linggong ito ay tinatawag na the Octave of Christmas? Ang kapistahan ng Kapaskuhan, ng kapagsilang ng Panginoon ay ini-extend ng simbahan ng 8 araw, the Octave. No? At ang 8 araw na yan will always be like Christmas. Kaya Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat mula sa amin dito sa TV Maria at ang mula sa inyong lingkod. At narinig po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo mula kay San Lucas ang kwento tungkol sa isang prophetess na ang pangalan ay Ana. Background, si Ana po ay matanda na nananatili sa simbahan. Pag naririnig ko po si Ana, naalala ko po yung maraming mga mga matatanda na andyan sa ating mga simbahan, tumutulong sa paglilinis, tumutulong sa mga nobena, nagtumutulong kahit sa mga kandila lamang, but always faithful and persevering.
Even now, I could remember yung mga manang ng simbahan, no? Bigyan po natin sila ng pugay sa araw na ito sapagkat pareho din po sila ni Ana kung saan retired na sila sa kanilang mga trabaho, marahil ang kanilang mga anak ay wala na, may kanya-kanyang buhay na, at marami sa kanila ay talagang nag-iisa na lamang sa bahay, ngunit ang kabahagi ng kanilang buhay ay lagi ang simbahan. Kaya't igalang po natin sila, at kapag nakita niyo po sila sa simbahan, ano po? Pasasalamatan niyo rin po sila sapagkat ang kanilang mga serbisyo sa simbahan mahirap tumbasan. Na sa kabila ng kanilang katandaan, sa mata ng Diyos at sa simbahan, para pa rin silang mga bata, actively and joyfully serving the Lord in the church. Yan din po ang naging buhay ni Ana, na 7 taon lamang po siya na kasama ang kanyang asawa at siya ay naging balo. At sa lipunan ng mga Hudyo, ang pagiging balo ay is a very unfortunate and disadvantageous situation para sa isang babaeng maging balo. Sapagkat wala na siyang provider, wala na yung kanyang asawa. That's why they are considered the poor. Yung mga unang Kristiyano po, isa sa mga kanilang tinutulungan ay hindi lamang yung mga orphans or the poor, but sabi sa Acts of the Apostles, pati ang mga balo. Because they are really actually the poor of the Lord as well. At dito po, muli bumabalik sa ating mga isipan, sa ating atensyon, ang maraming mga widows, no, sa ating simbahan, sa ating lipunan, no, they need our comfort as well. Wala man po ang kanilang partner, husbands or wives, halimbawa, and it's probably lonely to live alone. And that's why all the more, they need friends in the church na magbibigay sa kanila ng company. Kaya ito po, pagdarasal din po natin yung mga balo at tutulungan natin sila in whatever way we can. And yet, ito po si Ana, reached the ripe age of 84 at sa kanyang katandaan. But yun nga po yung kanyang perseverance, loyalty, and faithfulness in the Lord and offering most of her time in the temple. And because of that, she was rewarded. A great reward to be able, at that ripe age of 84, to be able to hold the Son of God. Diba? And minsan, naku, mahawakan ko man lang. Yung sabi, makita ko man lang or something. That was the reward of Anna. And also later on, Simeon, no? Pero sa ano pong ito ay the great, yung kanyang pagiging propeta, itong si Anna, is to be able to see in that small child. Mahirap paniwalaan na ang maliit na sanggol na ito ay balang araw magiging tagapagsagip ng sangkatauhan. Hindi lamang ng daigdig, but ng lahat for all generation of all eternity. At nakita po ni Anna yon. Sana po marami sa atin ang magaya kay Ana, mahaba ang buhay, ngunit bukas po ang mga mata na makita ang presensya ng Diyos sa ating kapaligiran, sa ating buhay. Amen.